Muli alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsama ng mahal mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin na sa'yo, tingin ang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong tinipon ng Diyos upang magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na patuloy tayong gabayan upang maging wagas ang ating pananampalataya, upang maging mabunga ang ating buhay, upang tunay tayong pagpalain ng mahal na Pong Jesus Nazareno. Bilang paghahanda sa banal na misa, magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa Panginoon ng Diyos. Sapagkat sinabi sa kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala
sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay hindi ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpagsiyahan ko ang lahat ng ito sa iyong idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sa pag sumigaw sa galak, ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag
at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyong bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at taga-alaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating poon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po ng mensahe sa atin ng mahal na poon. Una, kung mapapansin niyo po, paulit-ulit niyang sinasabi, huwag kayong matakot. Sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, huwag kang matakot. Ayan, mukhang nakakatakot ba yung katabi ninyo? Hindi namamansin? Hindi man lang umingiti? Baka natatakot siya, kaya intindihin na lang. Pero sa totoo lang, marami sa atin na narito ngayon dahil marami tayong kinatatakutan. Natatakot ka sa sakit mo ngayon, kaya nagdarasal ka magpagaling. Natatakot ka, wala kang pangmatrikula sa anak mo dahil baka matanggal ka sa trabaho, naghahanap ka ng trabaho, natatakot ka, baka bumagsak ka sa board, sa exam, kaya nandito ka ngayon, matagal ka nang wala sa simbahan, buti na lang may exam, kaya nagbabalik. Marami sa atin nagbabalik matapos ng matagal na panahon. Pero marami sa atin, natitiyak ko rin, mas marami ang laging nagbabalik dahil nagpapasalamat. Bagamat maraming kinakatakutan, marami rin tayong pinagpapasalamat. Anong bumabagabag ngayon sa isip mo? Kinakatakutan mo, natatakot kang tumandang mag-isa, natatakot ka na walang solusyon ng problema mo, hindi mo alam saan ka kukuha ng gamot, saan ka kukuha ng pera, natatakot ka ano ang hinaharap. Marami tayong kinakatakutan. Kaya nga, napakaganda na ngayong Biyernes, ang unang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot. Minsan ang kinakatakutan natin, panandalian lamang. Kaya
sinasabi niya, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Opo, mahalaga. Mahalaga ang kalusugan, mahalaga ang kaginawahan, mahalaga ang pera, mahalaga ang mga kaibigan. Siguro iba ngayon, no? Yung mga mula kahapon, no? Para tayong piyesta sa buong paligid. Iba natatakot matalo sa eleksyon, no? Natatakot magastos, natatakot mababawi ko kaya yung gagastusin ko, no? Matakot tayo pag naluklok natin, tiwali. Matakot tayo pag ang nanalo, mga sinungaling, mga mandaraya. Kasi ang mas katakutan daw natin, yung may pangmatagalang paninira, pagsira sa atin. Minsan, nauubos ang oras natin sa panglabas. Nakakaligtaan natin yung panloob. Mas natatakot tayo sa panlabas. Kaya iba sa atin, gusto maganda ang itsura, maganda ang suot, maganda ang reputasyon. Katulad ng mga Pariseo na laging pinapaalalahanan ni Jesus sa Sareno, nakakaligtaan nila yung loob. Napansin niyo po ngayon, nililinis natin, inaayos natin ang ating simbahan. Salamat po sa mga tumutulong at tutulong pa ho. Medyo marami-rami pa ho tayong ginagawang paglilinis at pag-aayos. Alam niyo po yung nakita natin dito. Alam natin, nakikita natin sa patungan ng tabernakulo, kung natatandaan nyo, nandito sa gilid, maganda siya. Pero natuklasan natin, doon sa loob, may anay, may sira. Wala nang laman yung loob, yung labas na lang. Baka dumating pala, sabi sa akin, Father, kung di natin tinanggal yan, isang pitik na lang, babagsak na yan. Baka ganun din daw ang buhay natin. Takot tayo na pagandahin yung labas, pero yung loob, parang sinisira ng anay. Hindi natin akalain na walang laman na yung loob. Hindi natin akalain na mahinang-mahina na ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Kaya ang bili ni Jesus sa Sareno, huwag kayong matakot sa panglabas. Sandali lang yan. Paganda ka ng paganda sa bandang huli. Hindi na ikaw ang magpapaganda, may magme-makeup na sa'yo sa ayaw mo't sa gusto. Huwag kang masyadong isip ng isip sa susuot mo. Alam mo, bandang huli, hindi ikaw ang mamimili at hindi ikaw ang magsusuot sa sarili mo. Yung taga-punerarya na ang magsusuot sa'yo. At sa ayaw mo't sa gusto, yan ang isusuot mo. Wala ka nang magagawa. At pag na-cremate ka pa, wala na talaga. Abo na lang ang lahat. Pero yung kaluluwa, yung panloob, yun ang pagtibayin natin. Kaya yun yung una nating ipagdasal. Mas katakutan natin. Sabi nga ni Jesus sa Sareno, yung magbubulid sa atin sa impyerno. Mas katakutan natin ng kasalanan. Siguro nga, hindi magpapapangit na mukha yung kasalanan. Pero yun ang magpapapangit ng kaluluwa. Siguro nga, hindi yun ang magpapasakit ng katawan. Pero yun ang sisira ng kaluluwa. Kaya huwag tayong matakot kung tayo'y kapanalig, kakampi, at sumusunod kay Jesus sa Sareno. Huwag tayong pumayag na parang yung mga anay, yung mga demonyo, yung mga masama, yan ang anay. Anay ng lipunan, anay sa barangay, anay ng kaluluwa na sumisira sa atin. At bakit tayo hindi kailangang matakot? Bakit mas mahalaga sa atin ang pumanik kay Jesus sa Sareno?
sapagkat ang pangalawang gustong sabihin sa atin ni Jesus sa Sareno, bukod sa huwag kang matakot, ang gusto ring sabihin sa atin ngayon ni Jesus sa Sareno, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka. Importante daw tayo. Biruin mo yun? Siguro nga, hindi sasabihin ng ibang taong importante ka. Siguro nga, may mga ibang tao, nilalait ka ngayon. Minamaliit ka ngayon. Pero ngayong nagpunta ka dito sa Quiapo, ngayong humarap ka kay Jesus sa Sareno, ang gusto niyang sabihin din sa'yo, mahalaga ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Ang nagsasabing mahalaga sila sa Diyos at lalo na mahalaga si Jesus na Sareno sa kanilang buhay, pumalakpak ng mas malakas. Mas mahalaga ka nga sa maya, sabi nga ni Jesus Sareno, kung yung mga ibon, inaalagaan ko, hindi ko pinababayaan, pinagmamatsyagan ko, pinagmamalasakitan ko, kayo pa kaya? Mahalaga tayo sa Diyos, kaya hindi natin kailangan magkunwari. Hindi natin kailangan gayahin yung mga pariseyong mapag-imbabaw, nagpapalabas lamang. Sapagkat ang kailangan upang matapatan natin ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos ay ang katapatan natin sa Diyos. Ulitin ko po, ang kailangan para matapatan ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin ay ang ating katapatan sa Diyos. Huwag tayong mahiya aminin sa Kanya ang ating kasalanan. Hindi natin kailangan magyabang kay Jesus sa Sareno, magkunwari. Ang kailangan niya sa atin, pagpapakumbaba. Hindi natin kailangan magpakitang gilas kay Jesus sa Sareno. Kaya tayo narito tuwing Biyernes, hindi dahil may gusto tayong patunayan sa Kanya. Kung hindi gusto lang natin magpakatotoo sa Kanya. At ang pagpapakatotoo ay ang pag-amin ng ating kahinaan. Ang pagpapakatotoo ay ang pag-amin na kailangan natin siya, na kung wala siya, wala din tayo. Yun ang hinahanap ni Jesus Sareno sa bawat isa sa atin. Pagpapakatotoo, pagpapakumbaba, pag-amin. Kung mahina tayo, aminin natin sa Kanya at huwag natin baliktarin sa harap ng ibang tao. Kung meron tayong pinagsusumikapan ngayon sa buhay, huwag nating ipakita na parang okay lang ang lahat at parang talagang kaya natin lahat. Aminin natin sa Kanya na Siya ang tunay nating lakas. Yun daw ang tunay na kagandahan sapagkat hindi katulad ng mga sinisira ng anay. Kapag tayo'y nagpapakatotoo, maganda ang loob at lalong gumaganda ang labas. Huwag kang matakot. Mahalaga ka kay Jesus sa Sareno. Huwag kang matakot. May biyayang inilalaan sa iyo si Jesus sa Sareno. Baka nga hindi yun yung dinadasal mo ngayon. Hindi yun yung gusto mo ngayon. Pero yung biyayang gustong ipagkaloob sa iyo ni Jesus sa Sareno, ang tunay na magpapaganda, mag-aayos, at magpapatibay ng iyong buhay. Sana katulad ni Abraham sa kwento ni San Pablo sa unang pagbasa,
ang maipakita natin hindi lang yung gawa, kung hindi yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto naman kami. Salamat po, hinatid nyo kami dito sa inyong dambana. Salamat po at sinasabi nyo sa amin, huwag kaming matakot. Dahil sa totoo lang, mahal na pong Jesus Nazareno, marami sa atin napipilay na sa mga pagkatakot sa buhay. Marami sa amin nagkakagulo na, nagkakawatak-watak na dahil sa mga kinatatakutan namin sa buhay. Ipaalala niyo po sa amin, naririyan kayong lagi sa aming piling. At mahal na pong Jesus Nazareno, salamat din po. Pinapaalala niyo sa amin, mahalaga kami. Kahit minamaliit kami, kahit inaapi kami, kahit kami kinakalimutan maging na mga sarili naming mahal sa buhay, naririyan kayo. Hindi kami pababayaan. Hindi kami kalilimutan. Ito ang aming pangahawakan habang nagpapatuloy kami sa buhay. Sapagkat ang tunay nawa naming asamin, hindi ang kagandahan ng panlabas, kung hindi ang kagandahan ng kalooban. Tulungan mo kami maging tapat. Tulungan mo kaming maging totoo. Tulungan mo kaming maging mapagkumbaba. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel, sa bayan ni Jesus Nazareno. At idulog natin ngayon sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagkapatawa ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanggal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat.
Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na maging totoo tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ngayon ang panalangin itinuro ni Jesus Nazareno. Bigyan mo kami na iyong
sa kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pawiin niyo po ang mga kinatatakutan namin sa buhay. Pagtibayin niyo po ang aming kalooban. Tulungan niyo kaming maging tapat at totoo sa harap ninyo at ng aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus sa Sareno, ang tagapagligtas natin, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang ina niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay,
namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus, Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko na salay-salay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oo, Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ito'y kasama ko. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasang ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy po ng ating pagpapaayos at paglilinis ng ating simbahan. Salamat po sa mga tumulong at tutulong pa. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag tayong matakot. Mahalaga tayo kay Jesus Nazareno. Magtiwala at magpakatotoo lamang tayo sa Kanya. At Siya na ang bahala sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at susumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy na magtiwala sa ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. No!